we had the 5 collections po. Tapos tuwing every collection po, 60% po yung napunta. Ano ba itong klase ngayon? Napaka... Grabe po. Grabe ito. Ang yung iba nga, 20% lang, di ba? Yung garapal na yun, 20%. Oo, mataas. Ito, ang pinakagarapal, 60%. Ito po namin ng bitox, 105 po pala. And then sabi ko, parang ayaw na namin. Parang in the middle of the agreement po. Sabi niya, sige, dagdagan na lang namin. Gawin namin 46 sa inyo. Meron po kaming total of 12 million na collection. Na dalawa, nahiwalay po yung check, isang 10.7 at isang 2.2. Meron po yung check ng product na collection po namin. Ano gano? 10.7. And then, kinuha po ng provincial treasurer niya po. Walang binigay sa inyo? Yung 2 million lang po. Napilitan si na Richie na itigil ang proyekto kahit patapos na ito. Paano po namin tatapusin? Ito yung kukolekta po. Bukod sa kinukuha niya na yung pinahihirapan niya na kami kumolekta. Wala po na po kami assurance na babayaran niya kami. Kasi ngayon pa lang po. Several times po kami nagpunta doon. Tsaka may mga verbal agreements po kami. Hindi po kami pinapansin. Kasi makatambay na po kami sa harapan ng all day. Naghihintay kami. Ayaw niya kaming harapin. Ito bang pinangalan sa iyo yung cheque? Na para sa kay Governor? Actually, nakisuyo lang po yan. Kasi brad ko po sa Mason si Kuya. So, wala akong alam sa usapan nila. Kailangan nila ng cluster. Yun lang ang ginawa niya sa akin. Nakisuyo lang nakiusap. Tres, may mga iba tayong harap. Huwag ka na magsinungaling. Ba't ako makikisuyo sa'yo? Ba't ako magpapapalim ng... Ba't ako magpapakas? May account kami. Magpapakas. Ano? Tutukutan lang niya ako. Ako kasama sa inyo. Mainghadlo mga higala, last week sa ating episode tungkol sa environment, may sinabi akong ganito. Part of the tragedy is napakarami nating batas laban sa deforestation na wala namang silbi. Of course, corruption ang isang dahilan. Well, pag-usapan natin yan sa ibang pagkakataon. Ngayon na natin iyan pag-usapan. Today is as good as any. Sabi nga ng mga kabataan, now na. Minsan, may magkumparing nag-usap. Galit na galit yung isa kasi kinutungan siya ng isang ahensya ng gobyerno. Biruin mo naman pare, sabi ni Kumpari Juan, sari-sari ito lang ang ipinupundar ko pero dalawang beses akong kinutungan ng mga buhaya sa opisinang yon. Relax pare ko, sabi naman ni Kumpari 2, hindi ka na nasanay, nasa Pilipinas ka pre. Bumuntong hininga si Kumpari 1, lilipas rin yan. Nakibuntong hininga rin si Kumpari 2. Alin ang lilipas? Ang corruption? Hindi, yung galit mo, yung sama ng loob mo. Namula ang mukha ng kumparing nakutungan ng dalawang beses. Itinuloy ni Kumpari 2 ang paliwanag. Corruption ang nagpapatakbo sa gobyerno natin, pare. Pag inalis mo ang corruption, babagsak, guguho ang gobyerno. Nanlaki ang mata ni Kumpari 1. Tumitig siya sa Kumpari 2. Seryoso ka? Oo. Talaga? Okay lang yun, pare. Hindi ka nag-iisa. Marami ka namang karamay. Alam mo ba? Ikaw lang ang nakutongan, biktima rin ako ng corruption. Ako rin, nakutongan ako at si Kumpari Willie, si Kumpari Dela, at si Boy, at si Patricia. Pare-pare, saan ka pupunta? Pambihira oh, high blood ka agad. Yun lang, hindi ka na nasanay. Pare-pare, face mask mo, ayusin mo, baka mahuli ka. I think I've been around long enough to be able to say this. Hindi lamang 6 na buwan o 6 na taon ang kailangan bago mabawasan ang corruption sa Pilipinas in a significant and lasting way. At lalong mahabang panahon ang kailangan para ma-restore ang tingin ng mga taga-ibang bansa sa mga Pilipino. Item, sa Hong Kong,
ang mga Pilipino ay off-limits kahit meron silang vaccination cards. Siguro, nabalitaan ng Hong Kong authorities na pinipeke natin ang vaccination cards. Rotten eggs. Yan ang tingin ng mga taga-ibang bansa sa atin. Kaya kahit hindi bulok, damay. A few years ago, sa Hong Kong pa rin, pumasok kami ng aking kaibigan sa isang shop. Tagalog ang usapan namin. Narinig kami ng store clerk. Aba, sinundan kami ng sinundan. Ginwardyahan. Later, nalaman namin na ang nasabing shop ay dinugas pala ng mga Pinoy shoplifters. In another incident, ang aking anak na si Bon ay nakapulot ng wallet sa isang shop sa Tokyo. Isinorender niya ang wallet sa cashier. Nang makuha ng may-ari ang wallet, bow ng bow ang Japanese bilang pasasalamat. Pero paulit-ulit, naasiwa na si Bon. Sobra na yata ito, sabi niya. Nagpaliwanag ang host ng aking anak, isang Filipino long-time resident ng Japan. Sad to say, Bon, sabi niya, ang mga Pilipino ay may masamang reputasyon dito. Dishonest! Sa Saudi Arabia naman, kapag may Pilipino na pumasok sa isang gold shop sa kanilang flea market o bazaar, aligagana ang shop owner. Binabantayan na ang Pinoy. Bakit? Dahil nanakawan na pala siya ng mga Pilipino. Noong 2004, isang Filipino second lieutenant, valedictorian sa Philippine Military Academy, ang sinipa sa isang US military camp. Pinauwi. Kasi naman, nahuli siya ng shoplifting. Ipinahiya niya hindi lamang ang PMA, kundi ang buong bansa. Anyway, ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga, ang ngayon, ang kasalukuyan. Eh, ano ba ang state of corruption sa panahon ng pandemya? Let's take PhilHealth as exhibit number one. Ang PhilHealth, ang government agency na nagpapatupad ng national program para sa health insurance at murang serbisyong medical ng bawat Pilipino. May sindikato sa loob mismo ng PhilHealth. May sabwatan ang ilang opisyal nito sa ilang ospital para ang PhilHealth ay magbayad ng mga peking health claims at insurance benefits. Here's another pandemic-related case of corruption. Si Maria Teresa Cruz ay nurse sa isang public hospital sa Cainta, Rizal. Last year, namatay si Nurse Cruz sa hinang COVID-19. Nahawa siya ng mga pasyenteng matyaga niyang inalagaan. Now, according to the law, ang kanyang pamilya ay entitled sa hazard pay niya na 500 piso isang araw. Sa 60 araw, papatak yun ng 30,000 pesos. Alam ba ninyo kung magkano ang tinanggap ng pamilya ni Nurse Cruz? A measly 7,260 pesos. Kulang pang pambayad sa punerarya. Saan napupunta ang hazard pay ni Nurse Cruz? At saan napapunta ang moralidad ng mga lingkod bayan? Speaking of morality, masisikmura mo ba na sa panahon ng pandemya ay ipagyabang mo ang iyong Ferrari na nagkakahalaga ng 12.9 million pesos? Second-hand price po yan. At sino kaya ang namili ng Porsche 911 Turbo S na ang halaga ay 8.6 million pesos lang naman? Eh, ang Lamborghini Urus na 13 million pesos. Ang Porsche Carrera na 13.5 million pesos. Now, are we going to talk some more about the lifestyle of the rich and famous and the corrupt? Kami po ay nagtatanong lamang naman. And then, nariyan ang mga nasa poder na hindi rich and famous, pero ang corruption, buong giliw. Biruin mo nga naman, kahit ayudang maliit na nga para sa totoong mahihirap, kinukulimbat pa. Ayan o. Sa aming pagbabalik, usisain natin ang isang garapalang katiwalian sa probinsya ng Abra. Ituloy natin ang usapang corruption. This time, sa probinsya ng Abra. We had the 5 collections po. Tapos doing every collection po, 60% po yung. Ano ba itong klase yung napaka... Grabe po. Grabe ito. Ang buwang ito. Yung iba nga, 20% lang, di ba? Yung garapal na yun, 20%. Oo, matas. Ito ang pinakagarapal.
60%. My God. Kilala ang Abra bilang Natural Dye Capital of the Philippines. Spell that as D-Y-E, hindi D-I-E. Sagana ang probinsya sa mga sangkap sa paggawa ng tina o pangkulay. Ito ay isang tradisyong minana ng mga taga-Abra sa katutubong itneg o tigian. Pero bakit ba kilala rin di umano ang Abra bilang Murder Capital of the North? Jack na maraming magagalit na mga taga-Abra. Pero may datos sa bagay na ito. 30 political personalities ang naka-record na napatay sa Abra mula ng 2001. Congressman, mayor, at iba pang politiko ang natumba sa mga political assassinations. Now, there's another kind of killing sa Abra na ang mga biktima ay hindi lamang politiko, kundi ang general public. Huwag kayong kukurap. Ang tawag dito ay corruption. Taong 1976, nang itayo ni Nelson David ang NC David Construction and Trucking Company sa Limay, Bataan. Over the years, ang kumpanya ay umulad bilang family enterprise ng mga David. Mga anak na ni Nelson ang nagpapatakbo ng kumpanya. Noong 2001, ang anak na si Richie David ay naging bahagi ng family business. Nag-start po ako sa heavy equipment division. So, ako po yung nag-manage ng mga heavy equipment like trucks, bulldozers, to yung mga operators, and then yung mga maintenance and operations po. Si Richie ay sumabak din sa politika. By 2019, vice mayor na siya ng Limay, Bataan. Aktibo pa rin siya sa kanilang construction company. Siya ang nagsumbong sa amin tungkol sa isang garapalang corruption sa Abra na kinakasangkutan ng kanilang construction company. June 2017, nang sumali sila sa bidding sa Abra, ang itatayo ay isang sports complex. Nanalo sila sa bidding. You won the bidding? Yes po. Okay. We visited first po mga June 2017 because we were invited to join po. Nag-inspect po kami. So of course, pinag-aralan po namin methodologies at saka po paano ba yan. Tapos we won the bidding po August 2017 po. Ang sinabi sa kanila na pondo ay 41 million pesos na hindi pala totoo. Later, ang 41 million pesos ay naging 46 million, hindi pa rin totoo. Ang totoong budget allocation ng proyekto ay 105 million pesos. That's a hell of a difference. Pinag-view po sa amin yung project site. Sabi na, ito, tingnan nyo kung kaya nyo. Tapos pinag-aralan po namin a couple of weeks, mga 2 weeks po, kasi meron pong part na importation of materials. So it took us 2 weeks. Tapos sabi po namin, sige po, sa 46 million. Initially po, 41 million. Sa 41 million po, sige po, kaya namin. Sabi po namin. So, kami lang po, naghahanap buhay lang. And then, nung nangyari nga po yung bidding date, pagkuha namin ng bid docs, 105 po pala. And then, sabi ko, parang ayaw na namin. Parang in the middle of the agreement po, sabi niya, sige, dagdagan na lang namin. Gawin namin 46 sa inyo. Tapos yun nga po, very victim po kasi yung sports fest daw po nila. So, sana tulungan na lang nila. Tulungan daw namin sila. Gawin natin daw namin. Sino nagsabi sa inyo? Yung governor? Una po, yung provincial engineer po. And then, provincial engineer? Apo, provincial engineer po. And then, finally, nakausap din naman namin si Gov. So, siyempre po, lahat naman po. Provincial engineer and provincial administrator po. Sinimulan ng NC David Construction ang proyekto noong August 2017. Ba't kayo pumayag na 46? Andiyan na meron naman palang... Bali po yung binigay nila kasi po sa aming scope. Talaga naman po, honest to goodness naman po, tinignan namin na we can earn from it naman po. So parang, kumbaga feasible naman pong gawin namin. So content na po kami doon. Sa 46? Opo. Kahit na nakita ninyo na ang proyekto, yung Opo. Pero nagre-resist na po kami nung una. Tutukan na po. Tapos sabi nga nila, para tulong niya na lang kay Gov. Sa unang koleksyon ng NC David Construction and Trucking, nakihati na daw agad si Governor Bernos. At ang hatian ay lumalagapak na 60-40. 60 kay Gov, 40 sa construction company.
Bali, first collection namin, ano po, 11M. 10 point, almost 11M. Magkano tinanggap ninyo doon sa... Ang naiwan po sa amin is 4.5 pala po. 4.5 na sa amin. Ibang setup niya na. Oo po. First collection mo to. Okay. Opo. Sa mga sumunod na collection, ay ganoon rin ang hatian. 60-40, pabor kay Governor Bernos. Paano ba nang bayaran yan na binabayaran ka ng provincial government? Opo. Tapos, hatiin mo yon. Opo. Ibibigay mo yung 60, ikaw lang 40. Opo. Aminado si Richie na may kasalanan din sila. Pinayagan nila ang corruption. Ang tanong ko sa iyo, bakit ka, why did you agree to this arrangement? Pagkakamali ko rin po, kasi tutukan na po doon, maayos naman po yung pakiusap nila na, sige na. 60-40? This way, yung naging party ka sa, you become a party to a corrupt act. Ang laki, 60. Nagpatuloy ang corruption hanggang halos patapos na ang proyekto. Nagbago ang sistema noong huling koleksyon ni na Richie sa Provincial Treasurer's Office sa Kapitolyo ng Abra. Yung pinakalas, gusto ko lang po yan. Yung meron po kaming total of 12 million na koleksyon. Na dalawa, nahiwalay po yung check, isang 10.7 at isang 2.2. Yung po yung check ng province na koleksyon po namin. Anong gano? 10.7. And then, kinuha po ng Provincial Treasurer niya po. Walang binigay sa inyo? Yung 2 million lang po. Ulitin natin. 10.7 plus 2.2 equals 12.9 million pesos. Kahit hindi tayo mag-compute, malinaw na ang hindi ito 60-40. Ito ay 80-20 na. Meron bang mas garapal dito? Ang promise niya sa amin po noon, sige, examine muna ito. Pa-collect tayo naman namin kayo ng mga 5M, around 5M, para matapos natin yung ano. So, sige po, nag-green lang po kami para ano na lang. Kasi yung rubber na lang po yung kulang niya. Tapos mga punch list words na lang po yung kulang. Napilitan si na Richie na itigil ang proyekto kahit patapos na ito. Paano po namin tatapusin? Ito yung kung kukolekta po, bukod sa kinukuha niya na yung ano, pinahihirapan niya na kami kumolekta. Wala po na po kaming assurance na babayaran niya kami. Kasi ngayon pa lang po, several times po kami nagpunta doon. Tsaka may mga verbal agreements po kami. Hindi po kami pinapansin. Kasi makatambay na po kami sa harapan ng ano niya. All day, naghihintay kami. Ayaw niya kaming harapin. Ang lalong kinasama ng loob ni Richie, matapos silang deadmahin sa bayaran, terminate pa sila, ipapabid pa sa iba ang pagtatapos ng construction. So may natitira pang 50 plus doon sa budget? Opo, tineterminate nila kami. Parang unprofessional kami, gano'n. And yun ay? Opo, pero hindi naman po nila kami kasi binabayaran na. Paano namin po tatapusin? Para po kami lalo magpapalubog. Klaro, mas malaki pa ang kinita ng mga buhaya kaysa gumawa ng proyekto. Sina Richie, nakaliko ba ng 14.5 million pesos, abonado pa. Tapos ayaw niya po kami bigyan ng compensation. Ayaw niya kami isettle. So 46. Yung pinagbabasihan natin, 46 million ha? Hindi, bali ano po? Yung hindi na ito, 105 million. 105 po. Oh, 105 po. Bali, ang total ano pa lang po, ang nalalabas sa pondo, kumbaga, 50% pa lang. 50%? Oo. Of 105 million pesos. Kumolekta po kami ng mga 52 in total kasi may mga less taxes pa po. 52? Nakolektan na. Apo, tsaka po yung retention na 10%. Sa 52, magkano 52 na collect, nakakolekt? Okay. Magkano binigay mo dun sa regom? Ano po? Bali, all in all po, 30.5 million. Wow! 30.5. Yung napunta sa kanya. Opo. Wow. Ay pa pong magpabawas ng taxes eh. Ayaw niya pong maniwala ng taxes po yung gobyerno. Ilang ulit naming sinubukan na tawagan at kausapin si Governor Bernos, ring ng ring lamang ang telepono niya. Tawagan mo nga si Igo, gusto ko makausap. Sasabihin po niya, hindi namin tinapos. Kaya tinitermine lang po kami. Nakausap namin ang Provincial Treasurer na si Romy Turquesa. Siya ang tumanggap ng 10.7 million pesos
mula sa huling koleksyon ni na Richie sa mismong personal savings account niya. Oh, no. De. Totoo bang pinangalan sa iyo yung cheque na para sa kay Governor? Actually, nakituyo lang po yan kasi brad ko po sa Mason si Kuya. So, wala akong alam sa usapan nila. Kailangan nila ng cancer. Yun lang ang ginawa niya sa akin. Nakisuyo lang nakiusap. That's a lie. Bakit ako makikisuyo sa kanya? Richie Davido. Tres, may mga iba tayong karap. Huwag ka na magsinungaling. Ba't ako makikisuyo sa'yo? Bakit ako magpapapalit ng... Ba't ako magpapakas? May account kami. Ano? Po kayo, sir. Aba, totoo talaga ako. Ako kasama sa inyo. Oo nga. Pero nakapangalan... Nakapangalan sa... Teka, nakapang... treasurer. Nakapangalan sa iyong... Yung cheque. Ng entity. Yes, sir. Hindi ko kumang enemy dyan. Nakisuyo lang. Hindi na. What's the logic? Ba't ako makikita niya sa akin? Bakit hindi nyo tinanggap ito? Sir, nakisuyo lang siya, no? Nakisuyo lang si Sir Richie. Ba't ako makikisuyo? Ba't ako makikisuyo niya in cash? One day lang ang clearing. Halos kalahating oras ang pag-uusap namin ni Treasurer Turquesa. Paulit-ulit ko siyang tinanong. Bakit sa kanya nakapangalan ang 10.7 million pesos na cheque ng NC David Construction and Trucking? Paulit-ulit din ang kanyang sagot. Nakisuyo lang daw sa kanya si Richie. Wala daw siyang alam. Itanong ko raw kay Richie. Saan yung napunta yung pera, yung 10.7? Binigay po si Mr. Richie. Tres, huwag ka naman ganyan. Diyos ko naman, bakit hindi kasinungalingan naman. Wala kang binibigay sa akin. Tres, smoking ganito, ebidensya ito, laban sa'yo. Romy L. Turquesa. Ako, sir. Nakisuyo lang sila. Wala akong alam sa usap. Kanino na... Nakisuyo lang sila. Open na sa... Hi, Treasurer, pasensya na po. May God have mercy on your soul. Baano mo pupunta sa akin ng 10.7? Sabihin mo nga ngayon kung kailan ko binigay sa akin. Part ka sa conspiracy po na ito. Huwag naman ko kayo magsinungaling. Diyos ko. O si Gop nga, di ba? Pero bakit na yung pangalan mo, ang savings account mo ito? Ito yung alam din eh. Bakit? Parang ka... Ang tinatanong ko, sa iyo ba yung cheque na isa nakapagit na kapangalan sa ang cheque sa iyo? Tanungin mo kay Sir Richard, kung sino pa usap niya dyan, kung kanino mapupunta, siya na nakapalam. Si Governor. Hindi po alam. Siya naging mag-usap. Commission Treasurer, hindi na. Nandiyan po ba si Gob? Hindi po po alam. Tinatanong ka namin kung andyan kasi, treasurer ka. Andiyan ba si Gob? Looking back, mapapansin natin na ang koleksyon ng pera ay nangyari noong 2017 hanggang 2018. Dalawang taon bago ang eleksyon noong 2019. Mahulaan natin kung saan napunta ang pera. Indeed, politics and corruption are inseparable. Idinulog namin ang kasong ito sa Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Alam kong hindi saklaw ng PACC yung corruption ng mga elected officials. Pero lalo na yung local officials. Pero pwede ba ninyong matulungan kami? Naalala niyo po yung tinayo naming NACCC recently, yung National Anti-Corruption Coordinating Council. Kabilang po doon ang lahat ng agencies ng gobyerno, one of the missions is tulungan nga po kami sa mga cases na wala kaming jurisdiction. So for LGUs, yung DILG po nandun, meron, pinag-create namin sila ng ACC, yung Anti-Corruption Committees, down to the barangay po yun. So yung LGU case nyo po na yan, ipapasa namin sa DILG para maimbestigahan po. Pag naimbestigahan po yan, ultimate po niyang ending, filing ng case ombudsman.
Bago natin pansamantalang isara ang sumbong laban sa governor ng Abra, kilalanin natin siya. Ang tatay ni Governor Joy Bernos ay si Dominic Valera, ang kasalukuyang mayor ng Banggid, capital ng Abra. Ang nanay naman niya, si Mila Valera, ang vice mayor ng Banggid, Abra. Ang Valera Bernos ay prominenteng pamilya sa Abra. Noong 2010, ang ama ni Governor Bernos ay nasangkot sa pagpatay sa driver ng kalaban niya sa pagka-mayor. At nitong lang 2019, naglabas ng dismissal order ang ombudsman laban sa tatay at nanay ng governor. Matapos mapatunayang guilty of grave misconduct and conduct prejudicial to public interest, napatawan din ng desisyon ng ombudsman ang municipal accountant, budget officer at municipal treasurer noon ng Banggid, Abra na si Romy Turquesa. Dismissal from public service and lifetime disqualification from holding public office ang naipataw kay Romy Turquesa. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, siya ay naging provincial treasurer ng Abra. Siya ang tinutukoy ni Richie na tumanggap ng pinakahuling koleksyon nila na 10.7 million pesos sa mismong savings account niya para kay Governor Bernos. Ang dating provincial engineer naman ng Abra, si Engineer Conde Turquesa, na unang kausap ni Richie noong 2017, ay nag-resign. Pero nitong 2019 ay nahalal na mayor ng Dolores Abra. We repeat, similarly at fault, ang nagsusumbong sa amin, si Richie David. Aminado naman siya, pinayagan niya ang garapalang corruption na naging parte siya nito. But he has come forward to expose the anomaly sa kabila ng panganib sa kanya. There is hope that something good for the people of Abra comes out of this scandal. Abangan ang susunod na kabanata ng corruption sa Abra at sa tuloy-tuloy na corruption sa ating bayan. Salamat po sa inyong patuloy na suporta. Hanggang sa muli, ako po si Ramon Tulfo at ito ang orihinal at totoong karamay ng bayan. Daghang salamat o mabuhay. Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Anong tingin niyo sa kasong ito? Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Click here to subscribe. Dudutin ang notification bell button para maging updated sa mga bago naming post. Salamat po!